paano mag-request ng certificate of separation sa DOLE. Alright, alright, alright. Kung sa pilitan ka na wala ng trabaho, maaari kang mag-file ng unemployment benefit sa SSS. Ang unemployment benefit ng SSS ay binibigay sa mga miyembro nito na may 36 months sa tuloy-tuloy na hulog, kung saan 12 months sa mga ito ay nasa loob ng 18 months bago ang buwan kung kailan ka sa pilitang nawalan ng trabaho. Tapos bukod doon, maraming kondisyon yung SSS na kailangan ma-comply mo. Nag-comply ka, nabawal lumabas. Or SOC ka para maging eligible ka na makakuha ng unemployment benefit. Isa sa requirement ng unemployment benefit ay ang certificate of separation. Ang certificate of separation ay makukuha natin sa DOLE. So, paano ka makapag-request ng certificate of separation? May dalawang option. Yung una, walk-in. Pupunta kayo dun sa DOLE kung saan sakop yung kumpanya na lutang pag-license. Wow. Pangalawa ay online. Meron silang nilaunch. Maaaring online yung pag-request ng certificate of separation doon sa website ng DOLE. Pwede nyong i-type yung tinyurl.com/dolencr-efiling. So ano-ano yung mga requirement para makapag-request kayo ng certificate of separation? Isa sa mga kailangan ninyo ay yung valid ID. Pangalawa ay yung letter of separation na binigay sa inyo ng kumpanya. Mas maganda kung i-scan ninyo na para i-attach nyo lang yun doon sa form na fi-fill upan nyo later on. So, paano ka makapag-file online? So, puntahan nyo lang yung website ng DOLE or ncr.dole.gov.ph. Pag napuntahan nyo na yun, makikita nyo doon, meron silang news article na nilaunch noong June 12, 2020 na ang title ng news article na yun ay DOLE NCR launches electronic filing services. So, doon sa electronic filing services, nandun yung list ng mga maaaring yung i-request sa DOLE. So, pwede kayong mamili doon. So, para sa unemployment benefit ng SSS, ang pipiliin nyo ay yung request for lutang ka, girl! Certificate of Involuntary Separation for SSS. Ngayon, pag na-select nyo na yung click nyo yun, mag-open yun ng lutang ka, girl! Panibagong tab, meron kayong Google form na fill upan. Maraming details silang hihingin. Unang-una na doon is yung email address na ginagamit ninyo or active. Kailangan nyo na open ninyo para pag nag-send sila sa inyo ng confirmation, pwede nyo mabasa agad. So, para sa unemployment benefit ng SSS, ang pipiliin nyo ay yung Certificate of Involuntary Separation for SSS. I-fill out ninyo yung email address nyo dun sa Google form. And then, another form na naman, meron fill upan, kakailangan ninyo yung last name ninyo, first name, and middle initial. Other than that, kakailangan ninyo din yung kasarian at ang inyong cellphone number or telephone number kung meron kayo. Sumunod doon ay hihingin din yung pangalan ng kumpanya at yung address ng kumpanya, yung lungsod kung saan ang lokasyon ng kumpanya. Tapos hihingin din yung telephone number ng kumpanya. Sumunod na meron doon pagpipilian at yung dahilan ng pagkakatanggal sa trabaho. So, meron doon pagpipilian. Kung ano yung swak doon sa sitwasyon nyo, yun na lang, yun yung kailangan nyo piliin. Tapos, hihingin din yung kailan ka natanggal. Kapag okay na lahat, kapag tama na yung mga details na na-fill out ninyo doon sa Google form, pindutin nyo na yung next. Tapos, mag-open na naman ang panibagong Google form, kung saan hihingi na nila yung scan copy ng notice of termination sa inyo, yung letter na nanggaling sa mismong kumpanya. Huling-huling nilang hihingin ay scan copy or picture ng valid government ID ninyo. Kapag nakompleto na yun, isubmit nyo na. Kung sakali naman wala kayong letter, ay pwede nyo gamitin yung form ng DOLE.
meron silang form. Lutangka girl. Madadownload nyo yung affidavit of termination. I-fill out nyo yun, tapos papanotaryo ninyo, tapos yun yung i-attach nyo as notice of termination doon sa hihingi nila sa inyong copy. And then, tapos after ninyo mag-fill out nung lahat ng details na hinihingi doon sa Google Form na yun, magsisend yan ng confirmation message doon sa email address na binigay nyo nung una. So, kaya dapat na na-access nyo kasi i-send nila sa inyo yung mismo kopya ng Google Form na fill out ninyo. Tapos, pwede nyo ma-check doon kung tama yung mga details na nailagay ninyo. Tapos, after that, mag-aantay ka na ng tawag ng DOLE. At pagkatapos nun, meron pa mga susunod na mga steps na gagawin. So, for the meantime, ito lang muna tayo kung paano yung pagkunin certificate of separation sa DOLE. Sana nakatulong!